Mas marami akong kilala, magkakaibigan. Excited, first 3-4 months yung negosyo, tapos yung isa, biglang nagka-boyfriend. Ayaw na, tinamad na sa business. So, hello mga Arki, hi, kamusta? And welcome sa isa na namang video dito sa ating channel. And kamusta Marion? Kamusta Sir Fitz? Kamusta mga ka-Arki? Ito, mabuti naman. At nandito na naman tayo para sa isang episode ng ating pre-recorded videos. Oo, and for today, mag-iiba tayo ng topic, no? From investments, siguro punta muna tayo sa business and entrepreneurship. And ano ba yung naisip natin na pag-usapan ngayon, Marion? Oo, talakayin natin ngayon sa business side naman yung co-ownership. Kasi matandaan ko nung a few episodes ago nung ating Thursday live Q&A, may nagtanong about co-ownership ng business. And maganda siya ngayon, no? Kasi may mga pros and cons talaga siya. And maigi, no? Na mapag-usapan natin yung okay ba itong co-ownership sa isang negosyo. Oo. So, pag narinig ko kasing co-ownership, dalawa yung pumapasok sa isip ko. Una is yung traditional na co-ownership na meron akong negosyo tapos maghahanap ako ng business partner, no? And then, yung pangalawa na medyo nauuso lately ay meron kang existing na business, meron kang isang company, tapos nag-o-offer sila ng co-ownership ng mga businesses nila. So, para siyang investment, no, yung co-ownership. Pinalitan lang ng konti yung term. So, siguro, we can discuss both, but we will focus more dun sa latter part because I think yun talaga yung concern ng mga ka-Arki natin. So, siguro dun sa first part na co-ownership, na in terms of asking or getting business partners dun sa negosyo mo, ang isa lang talaga na dapat nilang tandaan ay dapat pag-usapan nila ng mabuti kung ano yung terms nung co-ownership. Particularly, ang madalas na pinag-aaway ng mga magkakaibigan at magkakamag-anak dyan ay yung pagdidesisyon doon sa negosyo. So, if you're entering in a business partnership, kailangan alam mo kung ano yung terms and conditions pagdating sa mga iba't ibang aspects. Pagdating ba sa marketing, sino yung magde-decide, sino yung may final say, sino yung authority, etc. Para hindi tayo nag-aaway-aaway na dapat ako'y masunod, dapat pagbutuhan kung ano yung mangyayari. Kasi ideally, dapat equal yung shares ng mga owners sa isang business, di ba? Pero marami ako na meet na mga business consultants, they actually discourage that. Dapat sa isang negosyo, meron talagang isa na siya yung may pinakamaraming shares, di ba? Kasi pagdating sa business direction, minsan nagka-clash talaga yung ideas. And then dapat meron tayong final word. Meron isang tao na authority niya yung final word. So this is particularly for businesses na small and medium, no? Yung medyo pasimula pa lang. And sa madalas nakakalimutan nila na hanggang dun sa part na paano kung ayaw mo na, dapat na pag-usapan nyo rin yon before kayo nagsimula. Meaning, what if after a year, gusto nang umalis nung isa, gusto niya nang kunin yung part niya, yung portion niya dun sa business. So, ano yung terms and conditions? Ano yung process? Ano yung agreed nyo na process kung paano niya i-divest yung kanyang pera? So, that is something na dapat pag-usapan. And even before na magsimula yung business at ilagay nila sa papel at ano nila, pipirmahan nila at panotarize sila para malinaw yung usapan. Yon. Ikaw ba, Mario, may experience ka ba sa ganyan, yung entering a business partnership with a family or a friend? And paano nyo inayos yung inyong mga agreement? Oh, I agree dyan, no, na yung pag magiging co-owners kayo sa itatayong negosyo, lalo na kung kaibigan or kamag-anak mo, meron talagang risk, no, na yung samahan ninyo ay posibleng mawala, di ba?
Sa akin lang, I know someone na ang kinukuha lang niyang partners, no, or yung supply chain na kukunin niya are composed of people na hindi niya kilala, hindi niya kamag-anak, oh, hindi niya kaibigan. Oh, so kung ikaw close ka sa kanya and you're looking na he'll give you a chance, hindi kanya bibigyan ng chance kasi para sa kanya mahalaga yung friendship ninyo eh. And kapag nag-fail ka, 'di ba, nagka-conflict tayo, wala na yung friendship natin. So yun din, no, mga ka-RT, pros and cons din kung ang mas pipiliin mo bang partner ay yung best friend mo, yung mga ka-close mo nung college kasi kilala mo na sila, or someone na totally new na hindi mo kilala. Ikaw, Sir Fitz, anong take mo sa ganun? Sa akin, dapat ang ginagawa natin business partner ay yung tao na may maiko-contribute na growth dun sa business. For example, ako ay magaling sa marketing. So, hindi na ako makipag-business partner sa isang tao na magaling din sa marketing. Let's just say na ang kailangan ko ay someone na magaling sa administrative work or accounting. So, kung ang makita kong, kung yung best friend ko ay magaling sa admin at accounting, then I would definitely take into consideration na i-invite siya as a business partner. Pero kung meron akong ma-meet na ibang tao na hindi ko kakilala, pero nakita ko na meron siya nung skills na yon, skills and knowledge on that aspect na wala sa akin, then I will also consider na maging partner sa kanila. Special case, kapag ang nakita kong kailangan ko na skills and knowledge ay kaibigan ko rin, dun tayo mag-uusap na paano natin isi-separate yung personal and yung business part, no? So, dito nga papasok yung nasabi ko na pagdating sa different aspects, meron tayong i-assign na siya yung final word. Meaning, kung marketing decision, kung hindi tayo magkapareho ng opinion, dapat ako yung masusunod kasi ako yung expert sa marketing. Ngayon, kung administrative yung pag-uusapan natin at hindi tayo, let's just say na mag-hire ba tayo ng messenger o hindi, so pareho tayong magkaiba yung opinion natin. Ngayon, since siya yung mas magaling sa administration, sa management, then siya yung may final decision kung mag-hire ba tayo ng messenger or hindi. So, dapat before pa man magsimula, ay napag-uusapan yon para ma-prevent yung pag-aaway nung lalo ng mga magkakamag-anak at saka magkakaibigan. So, para sa akin, we look at the skills and knowledge of the person. Hindi ibig sabihin na porket kaibigan mo yan, siya na kagad yung gagawin mong business partner. Or just because na kaibigan mo siya, hindi mo siya i-invite na business partner. Eh, paano kung siya yung best person na nakakaalam nung kailangan mo or yung kulang dun sa business? So, sa akin, yun yung consideration dapat dyan. Kaya, importante talaga na open communication at plansyahin yung mga different scenarios even before magsimula para maset yung expectation. Lalo na yung, ano nga, yung aspect na paano kung ayaw na nila. Kasi marami akong kilala, magkakaibigan. Excited, first 3-4 months yung negosyo, tapos yung isa, biglang nagka-boyfriend, ayaw na, tinamad na sa business. So, yun yung isa sa mga, hindi mo naman masisi na huwag kang mag-jowa, di ba? Kasi nagtatayo tayo ng negosyo. Siyempre, that's part of life. So, hindi nila napag-usapan dati. So, they had a hard time ayusin yung kanilang, damit, no? Nagbebenta sila online ng damit, yung kanilang business. So, they had to, parang slow down on their business for a couple of months kasi nga inayos sila yung business structure nila dahil yung isa ay gustong umalis. So, kaya very important na consideration at pag-usapan yung possibility na merong gustong umalis later on. Kahit na at the start, very inspired tayo, na ano tayo, motivated na, hindi, sige, tuloy-tuloy to, palalaki natin. Nako, let us be realistic also. So, yun. Idagdag ko lang, Sir Fitz, no, ang additional, para sa akin naman, ang additional qualifier mo, no, regardless kung kukunin mo ay friend mo or hindi mo kilala, di ba? Idagdag ko lang din ay additional layer of security is to check whether yung friend mo or someone na may opportunity na maging business partner mo ay
meron siyang achievements. Check mo yung achievements niya. And number two, check mo yung kanyang availability. Na-touch mo na right. Sir Fitz kanina yung magjojowa, di ba? So let's take an example. Naghahanap ka ng someone na graphic artist, di ba? And I have a friend na graphic artist siya. Pero pag chinek mo naman yung portfolio niya, parang pambata lang naman yung kaya nitong gawin na output. Di ba? So, ito na yung majority ng ginagawa niya, pambata. So, might as well, baka kailangan kong tumingin ng iba pa, yung mas creative yung mind, di ba? Mas makakatulong sa itatayo kong business yon. Next is yung availability. Yun na nga, no? Ang graphic artist, napakagaling. Sobrang ganda ng mga ideas. Kayang gumawa ng website, kayang gumawa ng video. Pero dahil sobrang galing niya, ang dami na niyang racket. So, ang hirap na siyang kunin, diba? Kung may papagawa ka man sa kanya as a business partner, as head of marketing, baka hindi na niya magawa. And mapipitin ngayon yung promotions ng business na tinatayo ninyo. Tama, tama. So, ibang ano, no? Iba talagang usapin kapag nagtatayo ka ng isang negosyo, no? Lahat ng mga activities within the business dapat sinusulat sa isang business plan para once you are seated with your business partners, madi-discuss ninyo na ito yung mga kailangan gawin sa negosyo, kaninong responsibility to, sino yung dapat na nag-aasikaso nito. And just by assigning those tasks among the business partners, makikita na natin kung ano ba yung level of commitment yung kailangan natin kunin sa mga magiging part ng business. Okay. Naku, mali yung ano, dahil kaibigan ko siya, close naman kami, nung college, napakasipag niya, cum laude siya. Okay. Hindi siya automatic, no? And yun nga, tingnan natin yung skills, no? Baka mamaya may overlap yung mga skills ninyo. The business will not really grow well kapag pare-pareho kayo ng core competence as compared to having someone or hiring someone or being partnered with someone na that will bring something new to the table. So, yun yung ano natin, simple tips natin pagdating sa co-ownership in a traditional sense na pag nagsisimula ka ng negosyo.